Isang magandang gabi sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa PBC family. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain prayer meeting online. At ngayon po, ihanda po natin ang ating mga sarili at tayo po ay sandaling manalangin. Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami Panginoon at patuloy niyo po kaming pinagpapala. At sa iyong kabutihang loob at sa iyong presensya, salamat po Panginoon at naranasan po namin ang iyong pag-iingat sa amin sa loob ng isang linggo Panginoon na puno Panginoon dakilang Diyos ng mga biyaya na nagmumula sa iyo. Ngayon pong Panginoon sa gawain niyo po Panginoon dakilang Diyos, nilalapit po namin ang aming mga sarili dakilang Diyos sa mga tahanan. Ihanda mo po sila Panginoon sa pakikinig, sa pag-aawitan at gayon din po Panginoon sa pagdadalanginan. Ihanda mo rin po Panginoon ang iyong magiging gagamitin mo po na magsasalita at magdadala ng iyong mensahe Panginoon at bigyan mo siya ng karunungan at o Diyos ang kalakasan na mumula sa iyo Panginoon. Gayon din po ang pag-aawitan sa pangunguna po Panginoon ang gagamitin mo po para sa music team Dakilang Diyos. Kayo po ang maparangalan at manwalahati, Panginoon Diyos Ama. At kami po, Panginoon, ay lumalapit, nagpapakumbaba. Kinikilala po namin sa iyong harapan, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, mga pagkakasala. Ito man intentional, non-intentional, Panginoon Diyos Ama. Kami po ay kahabagan mo at kaawaan. Pakalinisin mo po kami, Panginoon, dakilang Diyos. Mula po sa aming puso, isip, at salita, Panginoon, at sa aming nagawa, sa aming kapwa, sa aming mga sarili, dakilang Diyos. Ay hiniling po namin ang iyong pong pagpapalaya sa amin at kapatawaran, Panginoon. Sa gayon dakilang Diyos, kami makakalapit na may kapanatagan, may kagalakan, may kapayapaan. At ang iyong pong presensya ng Espiritu Santo ay mararanasan po namin at iyong pong pag-ibig at gayon din po ang bunga ng Espiritu at ang iyong presensya ay malaya rin pong makakilos sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aming lubos na panalangin sa tanging pangalan ni Jesucristo naming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Taluyan ng walang
Tayo naman po ay ihanda na po natin ang ating mga sarili at ating mga Biblia para sa gayon ay tayo mapagpala at pangunan po tayo ng ating kapatid sa pananampalataya sa buhay ni Deacon John. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Tayo po ay nasa buwan na ng Setyembre at tayo po ay nagpapanibago ng ating tema o paksang para po sa buwan na ito. At ang ating pong tema para sa buwan na ito ay Christ-likeness o pagiging katulad ng ating Panginoong Jesus. At ang talata po na pagbabasihan po natin para po sa ating tema ay matatagpuan po natin sa John 3:30. Ang sabi po doon, dapat siyang maitaas, referring to Christ, at ako na may maibaba. At si Juan na tagapagbautismo ang nagsasalita po dito. Sa background po ng ating pong talata, noong mga panahong pong iyon ay parehas po na nagbabautismo ang Panginoong Jesus at si Juan kasama po ang kanilang mga alagad. Sa magkaibang lugar po sila nagbabautismo. Minsan nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan po ng mga alagad ni Juan at ng ilang mga Hudyo na relihiyosong pinuno, mga relihiyosong Hudyo, ano po, sila po ay nagkaroon ng pagtatalo. Ano po. Hindi po binanggit kung ano ay nangyari sa kanilang pagtatalo, subalit naging dahilan ito para puntahan at sabihin ng mga alagad ni Juan sa kanya, "Guro, naaalala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan?" Ang Panginoong Jesus po yung lalaking yun na binabanggit po doon ng mga alagad. Ano po. Nagpatuloy po sa pagsasalita ang mga alagad ni Juan at ganito po ang sinabi nila, "Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupunta po sa kanya ang lahat." Parang sinasabi po nila na mas marami ang nagpapabautismo sa Panginoong Jesus sa grupo ng Panginoong Jesus kaysa sa grupo po nila. Parang nagkaroon tuloy ng issue, no? Parang nagkaroon tuloy ng intriga sa pagitan ng Panginoong Jesus at ng ni Juan na tagapagbautismo. Nang malaman po ito ni Juan, hindi po siya naging bitter dahil mas marami ang nagpapabautismo sa Panginoong Jesus kaysa sa kanya. Bagkus, lubos na kagalakan ang kanyang naramdaman dahil nangyayari kung ano ang kalooban ng Diyos na mangyayari. Kaya ang sagot niya sa kanyang mga alagad ay, "Dapat siyang maitaas at ako naman ay maibaba." Sa ibang salin, ang sabi po ay, kinakailangan siya ang maging dakila at ako naman ay maging bababa. He must become greater, I must become less. Ang focus po kasi ni Juan sa kanyang buhay ay patuloy na may taas ang Panginoong Jesus habang sinusuko naman niya ang lahat-lahat sa kanya sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Ang pagiging katulad ni Kristo o Christ-likeness ay resulta ng isang buhay na isinusuko sa Diyos habang patuloy naman na itinataas ang Panginoong Jesus.
At sa mga kasunod pong mga talata ng John 3:30, makikita po natin doon kung paano itinaas ni Juan ang Panginoong Jesus. Sa verse 31, ang sabi, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga Hudyo sa John 8:23, kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutan, ngunit ako ay hindi. Ang ganda po ng sinabi sa Romans 9:5 ni Apostol Pablo patungkol sa Panginoong Jesus. No? Sabi po dito, to them belong the patriarchs. Yung them po ay tumutukoy sa Israel. And from their race, sa kanilang lahi, ay ang Kristo. Who is God over all? Si Kristo ang kataas-taasang Diyos na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Paano tinaas ni Juan ang Panginoong Jesus? Jesus is God over all. Si Jesus ang kataas-taasang Diyos na pinapupurihan magpakailanman. Verse 34, ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa John 12:49-50, sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinapasabi ng Ama, ang siya kong pinapahayag. Nasa Panginoong Jesus ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naalala natin sa Apostol Pedro noon, ano? Tinatanong siya ng Panginoong Jesus, sinatanong sila ng mga ng Panginoong Jesus, ng mga alagad niya, no? Ang sabi, kayo din ba ay aalis, no? Matapos na magsalita ang Panginoon, ano? Ang sabi po doon ng Apostol Pedro, Panginoon, saan kami? Kanino kami pupunta? Nasa inyo ang mga salita na nagbibigay buhay na walang hanggan, ng buhay na walang hanggan. Verse 35, ang sabi po doon, iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Sabi ng Panginoong Jesus sa Juan 5:20, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at pinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 28:18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Panghuli, yung verse 36, ang sabi po doon, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang buot ng Diyos. Ako, napakarami pong mga kaugnay na talata iyan, no? Mga cross-references, ano po? Makita po natin yan sa John 3:16, John 5:24, John 6:40, John 6:47, John 6:54, at yung kilalang kilala po natin, yung 1 John 5:12 hanggang 13, no? Alam po natin kung ano po yung sinasabi doon, ano? He must become greater and I must become less. By application, how can we become Christ-like? Lalo na po sa mga panahon po natin ngayon. Pwede ba natin itaas ang Panginoong Jesus habang nagsasubmit tayo sa Kanya sa mga nangyayari sa atin sa kasalukuyan? Isn't He God over all?
Diyos na nakakahigit kaysa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Sabi sa mga awit 95:3, God is above all things. Hindi ba siya ang namamahala sa lahat ng bagay? Hindi ba't ang mga salita niya ang ating kalakasan o nagbibigay sa atin ng lakas, ang mga pangako niya na ating pinangahawakan? Sabi po sa mga awit 28:7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko sa kanya ay nakalagap. Ang sabi po sa unang Tesalonica 4:17, alam niyo po ba yung mga talata na yon? Ano po? Yung bahagi lamang po nun, no? Yung bahagi lamang po nun. Ang sabi po dun kasi, at yung sa ganon, makakapiling natin siya magpakailanman. Yung sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Purihin po ang Panginoong Jesus at magandang gabi po sa atin pong lahat. Magandang gabi mga kapatid sa Panginoong Jesus. Tayo ay sama-sama manalangin at magpapasalamat para sa ating bansang Pilipinas. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa pagbibigay sa amin ng Pilipinas para maging bayan na aming sinilangan. Salamat po Diyos Ama sa bansang ito na dito ninyo kami ibinilang upang dito kami makapamuhay ng payapa at kapakipakinabang. Inilalapit po namin sa luklukan ng iyong biyaya ang bansang Pilipinas at humihiling na ang bansang Pilipinas ay umunlad upang maiyangat ang ekonomiya at muling makaahon sa pagkakautang na ngayon po ay 90,000 bawat isang Pilipino. Magkaroon po ng mga hanap buhay nawa ang 50% ng Pilipinong nawala ng hanap buhay. Bigyan po nawa ninyo, Diyos Ama, ang aming gobyerno ng karunungan, lakas at kapangyarihan upang maayos ang pagtugon laban sa COVID-19. Mapabilis ang paglabas ng resulta ng swab testing mula 4 to 7 days at ito'y maging 24 hours na lamang upang hindi matagalan ang paghihintay para makapaghanap buhay ang aming mga mamamayan na naghahanap buhay. Hiniling po namin na maging maayos ang pamumuno sa IATF at ito ay pangunahan ng isang medical expert na may kakayahan sa pamumuno at hindi mga generals ng military. Maging maayos po nawa ang coordination ng IATF sa mga LGUs at mga private sectors upang maging epesyente ang pagsasagawa ng programa sa pagbaka laban sa COVID-19. Hiniling po namin, O Diyos Ama, na ang mga curfew at mga guidelines ng mga LGUs ay maging uniform upang mas mabilis ang paggalaw ng mga supplies tulad ng pagkain, gamot at fuels at iba pa na pantugon sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng aming mga mamamayan. Maging maayos po ang pangasiwaan sa mga ahensya ng gobyerno upang maging epektibo ang mga systems at ang mga aksyon laban sa COVID-19 o aming Diyos Ama. Diyos Ama, himiling din po kami ng isang kapamahalaan na nagbibigay kakayahan sa mamamayan at hindi mga regulasyon at pagpipigil na sumasakal sa kapakanan ng mga mamamayan. Diyos Ama, hinihiling kami ng kasapatan ng budget upang makatugon ang aming gobyerno sa pangangailangan ng aming mga kababayan. Bigyan po nawa ninyo ng espiritu ng pagkakaisa ang aming executive at legislative branches ng aming government upang ito ay mabigyang solusyon. Hinihiling din po namin na bigyan po ninyo Diyos Ama ng kakayahang masugpo ni Acting PhilHealth OIC Arnel De Jesus ang mafia sa PhilHealth. Patuloy po namin hinihiling, Diyos Ama, na patuloy na ilapit sa inyong anak na si Jesus ang aming presidente at siya'y magpakilala sa inyo upang ang kanyang presensya sa publiko ay maging hayag at maging totoo ang kanyang mga pahayag. O Diyos Ama, dingin po naman ninyo ang aming kahilingan para sa aming bansang Pilipinas. Inyo po ibigay ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ating pong ipanalangin sa bawat isa, mga minamahal mga kapatid, ang ating prayer for the ministry. Dakilang Diyos,
sa iyo pong mahabaging awa, pinagkukunan ng lahat ng karunungan at kalakasan. Nilalapit ko po, Panginoon, sa inyo ang PBC Church, ang elders, buhay ni Elder Rafi and Elder Rito, Panginoon. Lalo mo silang pagpalain sa kanilang buhay, sa kanilang karunungan at kalusugan. Patuloy pa nila, Panginoon, dakilang Diyos. Patuloy niyo po silang punuan ng physical at malusog at malakas at masiglang pangangatawan sa kanila pong kalusugan. At gayon din po, Panginoon, sa karunong pinagkatiwala mo po, Panginoon, dakilang Diyos, patuloy mo silang pagpalain, dakilang Diyos. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga pastors, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ni Pastor Renzi sa Kakarong, patuloy mo siyang pangasiwaan, Panginoon, ng iyong presensya. Pagpalain mo ang kanyang asawa, ang kanilang pagsasama, kanilang anak, ang kanilang mga pangangailangan. Pagpalain niyo po, Panginoon, tugunan mo po sila sa lahat ng mga pangangailangan, sa kalusugan, pag-iingat, at pagpalain mo ang kanila pong mga nasasakupan, Panginoon, ng mga kawan na pinagkatiwala mo po sa kanila sa gawain sa Kakarong. Patuloy mo pagpalain, pagpalain ang mga kapatiran, ang mga leaders, Panginoon, na katuwang sa gawain ng lingkod mong si Pastor Renzi, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, si Pastor Boy sa DBC Katakti, ang kanyang asawa, pamilya, anak, at gayon din po, Panginoon, kanilang mga pangangailangan. Financial, spiritual, patuloy mo po silang tugunan at ang kalusugan na patuloy mong paggawad sa kanila, kilang Diyos. Pagpalain mo rin po ang mga manggagawa, kamanggagawa ng kanilang na pinagkatiwala mo sa Katakti, dakilang Diyos, na pinangangasiwaan ni Pastor Boy. Patuloy mo silang pagpalain sa kanilang mga pangangailangan, spiritual, financial, material, at pangkalusugan, Panginoon. Pagpalain niyo po. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, o Diyos. Gayun din po, Panginoon, si Pastor Obet. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-aaral, sa masteral, pagpalaan niyo po. Pagpalaan niyo po, Panginoon, kanyang asawa, mga anak, Panginoon, kanyang nanay, kanyang mga kapatid, Panginoon, pagpalaan niyo po sila. Pagpalaan mo rin po, Panginoon, ang kanyang mga kawan na pinagkatiwala mo sa kanya, mga misyonero, manggagawa, pastors na pinagkatiwala mo, Panginoon, sa kanya. Pagpalaan mo silang lahat, dakilang Diyos, sa lahat ng mga pangangailangan nila, Panginoon, katagpuin mo po. Pangangailangan nila sa pagmimisyon, katagpuin niyo po sila. Pangangailangan nila, Panginoon, sa pang-araw-araw na kanilang ikabubuhay, pagpalain niyo po, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga anak, Panginoon, sa pag-aaral. Pagpalain mo ang kanilang mga kabiyak ng kanilang mga asawa, pagpalain niyo po, Panginoon. Panatilin mo silang malakas, masigla, malusog sa pangangatawang espiritual, pangangatawang pisikal, Panginoon Diyos Ama. Pagpalain mo po na patuloy pa nila maabot at mapalawa kayong gawain na pinagkatiwala mo po sa kanila. Lalong-lalo na yung mga kawan na pinagkatiwala mo sa kanila, ay patuloy mo po, Panginoon, silang pagpalain, dakilang Diyos. Gayun din po, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang care group leaders, Panginoon, mula sa anay na mga kalalakihan, dakilang Diyos, naway lobin mo na magkaroon po, Panginoon, ng mga passion, Panginoon, ang mga kalalakihan upang, dakilang Diyos, ang iyong mapalawak, ang iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon, kung saan, dakilang Diyos, nais mo sila, Panginoon, magamit, mapakinabangan ang kanilang mga talento, kaloob spiritual, dakilang Diyos, maparangalan na iyong pangalan. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang ladies, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ni Sister LB, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain, na patuloy mo silang puno na karunungan, katalinuhan, pagkakaisa, Panginoon, dakilang Diyos, upang mapangasiwaan, mapangalagaan ng iyo, Panginoon, dakilang Diyos, ang iyong presensya. Sa gayon, dakilang Diyos, ang mga kababaihan ay patuloy pang mag-apoy sa paglilingkod, dakilang Diyos. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon, at anuman mga kanilang sinusulong, pinaplano, mga balangkasi na nais po nilang maisa katuparan, nawa po, Panginoon, ang karunungan mo ay ibaba mo po para sa kanila. Sa gayon, Panginoon, alinsunod sa iyong mga panukala at balangkasin, Panginoon, mangyari ito sa iyong pong kapurihan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang young pro sa pangunguna po, Panginoon, ni Sir Victor. Pagpalain mo ang kanyang kalakasan, kalusugan, at mga paghahanda, Panginoon, upang ang kanyang kawan na pinagkatiwala mo, Panginoon, mga miyembro ng young pro, Panginoon, ay sila patuloy ay lagong lumago sa pananampalatayang espiritual, lumawak ang kanilang pananampalataya, Panginoon Diyos Ama.
Gayun din, pagpalain niyo rin po, Panginoon, yung marriage, Panginoon. Patuloy niyo po silang kasihan ng iyong karunungan, katalinuhan, na bawat isa sa kanila ay may participation, Panginoon, upang lalo sila, Panginoon, na nagsasama-sama, na may kasiglahan, na may kagalakan, Panginoon. Patuloy mo silang pag-apuyin sa paglilingkod, dakilang Diyos. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang kabataan, dakilang Diyos, na anumang mga planuhin nila, Panginoon, ay naway pagkaloob mo, Panginoon. Hayaan mo mangyari ang iyong kalooban para sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat, dakilang Diyos, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga plano, sa kanilang mga ninanais, na upang ang kabataan ay mag-spark, magkaroon sila ng kagalakan na paglilingkod at paglilingkod sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Pagpalain niyo ang Exalt Music Team, Panginoon. Kayong magbigay sa kanila ng inspiration sa paghahanda ng mga kantahin na nais mo para po maaliw ang mga mananampalataya, dakilang Diyos. Pagpalain mo po sila sa paghahanda, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang Tech, Panginoon, sa pangunguna po, Panginoon, ni Edre, Panginoon, pagpalain mo siya, pagpalain mo ang kanyang mga kasamahan, kay Remy, Panginoon, at ganyan din po, Panginoon, kay Terrence, pagpalain mo po silang lahat, nawa po, nawa, at ganyan din po sa technical team, Panginoon, sa admin team, Panginoon, pagpalain nyo po, Panginoon, dakilang Diyos, Pastor Obed, kay Sister Caro, Panginoon, pagpalain mo po sila, kay Brother, kay Deacon Benny, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon, na mga bumubuo, Panginoon, itong technical team, Panginoon, dakilang Diyos. At pagpalain nyo rin po, Panginoon, ang school ministry sa Redswell, sa Sunbeam, Panginoon, na patuloy ang campus ministry, Panginoon, at mga guro, Panginoon, na nais mo, Panginoon, dakilang Diyos, na mga key leaders, Panginoon, ama, na lalo silang bigyan ng inspiration, kauhawan, na magkaroon, Panginoon, dakilang Diyos, muli, Panginoon, ama, ang school ministry, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, to reach the unreached people group, especially, Panginoon, sa mga magulang, sa mga pupils, Panginoon, na kailangan nila, Panginoon, ang nagmumula po sa iyo, Panginoon, na makilala ka nila sa kanilang pag-aaral at sa kanilang mga magulang, makilala ka nila, Panginoon, dakilang Diyos. Pagpalaan niyo po ang school ministry na pinasimulaan po sa Sunbeam at sa Redswell po, Panginoon. Kayo ang magbigay sa kanila ng divine intervention, divine will, and divine wisdom, Panginoon, sa gayon dakilang Diyos, alinsunod sa iyong mga layunin, mangyari ang iyong kalooban para sa kanilang lahat. Pagpalaan niyo rin po, Panginoon, dakilang Diyos, at iniling ko rin po na patuloy ang passion in serving God, holiness, good health, and protection, spiritual growth, and intimacy with the Lord, to be controlled and empowered by the Holy Spirit, to be people of moral excellence and integrity. Ito po, Panginoon, ang igawad mo sa school ministry, Panginoon, ng Ridgewell and Sunbeam, Panginoon, Diyos Ama. Pagpalain nyo rin po, Panginoon, dakilang Diyos, nilingko rin po, Panginoon, Ama, ang personal breakthrough, Panginoon, o Diyos Ama, ng lahat ng mga kapatiran, leaders ng PBC, Panginoon. Spiritual revival sa bawat hanay o involvement po, Panginoon. Pagpalaan niyo po. Magkaroon ng spiritual revival, Panginoon, dakilang Diyos, ang PBC. Know God and moral intimacy, Panginoon, dakilang Diyos. Lord, pagpalaan niyo po, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang physical healing and living a balanced life. Naway, pagkalob mo, Panginoon, sa mga may nararamdaman, spiritual healing, patungkol sa kanilang buhay spiritual, physical. Hayaan mo, Panginoon, ang kagalingan na pinagkaloob mo ay maranasan nila mula ulang mga paa, ay ito po ay magbigay sa kanila ng kagalingan, Panginoon ama. At galing din po, Panginoon, dinadalangin ko rin po patuloy mong dagdagan ng karunungan at pagkahuwaw sa iyong salita ang mga kapatiran at ang mga leaders po, Panginoon, upang maisulong ang iyong gawain ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. At gayon din po, Lord God, dinadalangin ko rin po, Panginoon, sa pangalan mo po, Panginoon, na patuloy nyo rin pong umabot po kayo sa mga rich, the young generation, para po, Panginoon, sa mga susunod, Panginoon, ay magkaroon po ng mga bagong kabataan, ng mga leaders, Panginoon, dakilang Diyos. Pagpalain nyo po ang mga gawain ito. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, sa inyo ang finances, Panginoon. Pagpalain niyo po ang pananalapi ng iglesia at ipuhin mo, Panginoon, pagpalain niyo po sa trabaho, hanap buhay, ang lahat ng bahagi ng PBC believers
upang Panginoon matugunan ang pangangailangan ng Iglesia, Pangindakilang Diyos. Mapalawak ang iyong gawain, Panginoon, na siyang inatang mo, Panginoon, sa PBC Dakilang Diyos. Sa pagkakaloob regularly, at lalo sila, Panginoon, pagpalain na sila'y maging generous, Panginoon, na bukas ang kanilang kamay, bukas ang kanilang puso, bukas ang kanilang palad sa pagkakaloob, Dakilang Diyos. To expand your kingdom, Panginoon, para po, Panginoon, sa iyong gawain, ito po ay maatang lamang at dalangin, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, financial at ganyan po sa kanilang career, professional at profession, at especially, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay. Sa negosyo, ibangon mo po, Panginoon, yung mga business, Panginoon, nila, Panginoon, patuloy mo pagyabungin, pagpalain upang, Panginoon, lalo sila, Panginoon, the more sila nagbibigay, the more mo silang pagpapalain at pagpapalain, Panginoon. Ito'y pangako mo, Panginoon, Dakilang Diyos. Pagpalain mo silang lahat, Dakilang Diyos. Sa iyo po, Panginoon, namin po binabalik lahat ng sa pangalan Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, at tayo po ay mananalangin para sa Family of the Week. Ang ating pong ipapanalangin na Family of the Week ay ang pamilya po ni Brother Enrico Mercado, Deacon Jun Jose and Family, at ni Elder Rapi and Family, at ni Sir Ramon Wenceslao and Family. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa Langit, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa gabing ito, na kami ay makapanalangin sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin ang pamilya po ng linggong ito, Panginoon. Sila, si Brother Rico Mercado, at ang kanyang pamilya, Panginoon. Dalangin po namin yung work na pinagkatiwala mo kay Brother Rico, Panginoon, sa kanya, ay patuloy na ikaw po ang magpala, Panginoon, sa work na ito, at maging sa kanya, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, sa kanyang may bahay, si Sister Dore, Panginoon, dalangin po namin na patuloy na ikaw po ang magbigay sa kanila ng magandang kalusugan, Panginoon, layo sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Ganyan din po yung provision mo para sa kanilang financial na pangangailangan, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon, lalo na po sa financial, Panginoon. Ganyan din po yung work na kanilang ginagawa, Panginoon, ay patuloy na ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa kanila para sa pagtatrabaho, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, dalangin po namin yung protection mo sa kanyang anak na nasa abroad, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy na maprotekta sa kanyang anak, Panginoon, na nasa abroad. At dalangin po namin ang buong pamilyang ito ay proteksyonan mo laban sa sakit, Panginoon, na kumakalat na sa COVID-19, Panginoon. Patuloy na bigyan mo sila ng maganda at maayos na pangangatawan. Salamat po, Lord, sa family na ito na aming pinalangin. At patuloy na ikaw po ang gumabay sa pamilyang ito, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dalangin din po namin si ang family po ni Deacon Jun, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na ikaw po ang magbigay din ng kanilang mga pangangailangan, especially po, Panginoon, yung opportunities para kay Deacon Jun na muli ay makapagtrabaho siya na Panginoon, para muli ay magkaroon ng income para sa kanilang pamilya, Panginoon. At dalhin din po namin yung kagalingan para sa karamdaman ni Sister Sita, Panginoon, yung kanyang fatty liver. Dalhin po namin, Panginoon, ikaw po ang patuloy na humipo sa physical na katawan ni Sister Sita, Panginoon, lalo na po sa kanyang ininda na sakit sa kanyang fatty liver, Panginoon. Patuloy na ikaw ang magbigay ng kagalingan, Panginoon. Pagpalain mo po yung gamot na iniinom ni Sister Sita para sa kanyang nararamdaman, sa kanyang karamdaman, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, pinagkakatiwala din po namin sa iyo si Caleb, Panginoon, na sa ngayon ay magsisimula na siya sa panibagong yugto na kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang pag-aaral bilang kolehiyo, Panginoon. Dalangin namin na patuloy na ikaw ang magbigay ng karunungan sa kanya para sa kanyang pag-aaral, Panginoon. Yung kanyang pangangailangan sa kanyang pag-aaral ay patuloy na ikaw ang
mag-provide, Panginoon. At patuloy na ingatan mo din po siya, Panginoon, sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga pinupuntahan, Panginoon, kung sakalit siya ay kinakailangan na lumabas, Panginoon. At patuloy na ikaw ang mag-provide sa kanyang pag-aaral na sa online, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, dalangin po namin yung pag-iingat mo sa anak ni Dico Jun na panganay, kay Joshua, Panginoon, sa kanyang trabaho. At proteksyonan mo, Panginoon, yung buong pamilyang ito laban sa mga sakit, Panginoon. Bigyan ng magagandang kalusugan, Panginoon. At patuloy na ingatan mo po, Panginoon, sa bawat pinupuntahan, lalo na po si Joshua na nagtatrabaho, Panginoon, sa labas, Panginoon. Dalayan din po namin, Panginoon, si Elder Rapi at ang kanyang pamilya, Panginoon. Dalayan po namin na patuloy na ikaw ang magbigay ng kanya, malakas na pangangatawan sa pamilyang ito, Panginoon, at sa kanyang sambahayan at sa kanyang mga apo, Panginoon, sa kanyang anak, Panginoon. Dalangin po namin patuloy na ikaw po ang magmanguna sa kanya, Panginoon, sa school ministry, Panginoon, sa Richwell, sa PBC, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na ikaw po ang manguna sa lahat ng ginagawa niya, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang magpalang kay Elder Rapi, Panginoon, patuloy na bigyan pa ng malakas na katawan, karunungan, Panginoon, para sa paggawa niya ng mga bagay-bagay tungkol po sa pangunguna niya sa eskwela, sa ministry, sa eskwelahan, Panginoon. At ganyan din po sa pangunguna niya sa bilang elder, Panginoon, sa PBC, Panginoon, sa Claridel Bible Church. At patuloy na ikaw po ang mag-ingat sa buong pamilyang ito, at patuloy na ikaw ang nagprotekta sa buong pamilya ni Elder Rapi, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, dalangin din po namin si Sir Ramon Wenceslao, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na ikaw rin magbigay ng malakas na pangangatawan sa kanya para sa pagtuturo niya sa school, Panginoon, sa ministry, sa eskwelahan, sa PBC bilang guro, Panginoon. Patuloy na ikaw po magbigay ng karunungan sa kanya, lalo na po sa ngayon na new normal na pagtuturo, Panginoon, na ito ay ginagawa na modular at online, Panginoon. Dalayan po namin na patuloy na ikaw ang magpala sa kay Sir Ramon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katugunan mo sa aming panalangin sa apat na pamilyang ito, Panginoon. Pamilya po ni Brother Rico at Rico Mercado, sa family po ni Deacon Jun, Jose and family, sa family po ni Elder Rapi at sa kay Sir Ramon, Panginoon. Salamat po, Lord. Alam ko po na ikaw ang patuloy na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, lalo po sa aming pinanalangin sa pamilyang ito. Salamat po, O Diyos, sa katugunan mo. Sa pangalan po ng iyong anak at ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang alayan kay tanging
Manalangin na pa tayo sa pangwakas na panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa tagumpay ng gawain mo. Salamat po sa kinasangkapan mong mensahero o pang Panginoon. Mapaalalahanan kami. Ma-revive kami spiritual. Salamat po sa iyong masaganang pagpapala sa aming pong buhay, paglago, at ganyan din po sa iyong spiritual na pagkain, Panginoon. Salamat din po sa mga nakasama po namin sa gawaing ito, pagpalain mo sila. Sa mga tahanan na kinig, nanood, Panginoon, ng online prayer meeting, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon Diyos Ama. At patuloy mo pag-ariin sa tahanan nila ang kapayapaan, ang kagalakan, ang bunga ng Espiritu Santo. Salamat din po, Panginoon, sa mga ginamat mo, Panginoon, mga volunteer, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng Exalt, Panginoon, sa technical team, Panginoon Diyos Ama, pagpalain mo sila lalo, O God. At salamat din po sa kinasangkapan mo ng iyong lingkod. Salamat po, Panginoon. At patuloy po pong igawad sa gabing ito ang iyong pagpapala, Panginoon, na patuloy naming maranasan. At ngayon po, Panginoon, sa nalapit po rin namin ang darating na linggo, pagpalain niyo po na kami sama-sama na makipagniig, Panginoon, sa online service, Panginoon, Sunday service, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, dakilang Diyos. Salamat po sa lahat, Panginoon. Tunay kayong mabuti, wala kayong matul, Panginoon. Kayo'y Diyos na buhay na nagpapalat, nagpapalakas, nagbibigay sa amin lagi, Panginoon, ng kalakasang espiritual. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Pagpalain po tayo, mga kapatid.